sa Surigao del Sur. Bibisitahin ko ang isang natitirang old growth forest sa bansa o lupang katutubo ng mga mamanwa. Ito yung nakikita nyo, no? Yung malaking area na ito. This is an untouched forest. Ang may-ari nito, yung mga kapatid nating mga katutubo na mamanwa at mga manobo. This is around 11,000 hectares ng ancestral domain. Pinoprotektahan nila ito. They have guards na tinatawag na bantay-banwa. Iniikot nila itong lugar na ito na to make sure na walang naglalaging dito sa area na ito. Meron pa raw mga natitirang Philippine eagle dito sa sanctuary na ito. Parte raw ito ng habitat range o teritoryo ng Philippine eagle. Ngayon, halos wala na raw nakikitang Philippine eagle ang mga mamanwa. Lumiliit na rin kasi ang kagubatan ng Surigao. Noong 1900s, 70% o 21 milyong ektarya ang forest cover ng Pilipinas. Pero noong 2016, sa huling tala ng Forest Management Bureau, 19% o 7 milyong ektarya na lang ito. At 6% na lang dito ang primary o old growth forest. Dinayo namin ang isang nesting site ng Ernestis peregrine falcon. Itong unang pagkakataon na mapapanood sa Philippine TV ang kanilang mga gawi sa wild. Pagsubok ang matuntun sila. Makakapitan ha. At sa isang vantage point. Yan, iikot lang naman yan. Naabutan namin ang isang peregrine falcon na may huling paniki para sa almusal. Medyo mahirap sila makita from this vantage point kasi yung sky is actually making it more difficult for us to appreciate them, no? But with the aid of the telephoto lenses, mas na-appreciate natin sila isa-isa. Mas nakikita natin yung mga behavior at na-observe natin kung paano sila kumain, paano sila maganda sa paglipad, paano sila bigyan at pakainin ng mga magulang nila, no? Usually kasi ang kinakain nitong mga ito are yung mga pigeons at yung mga panike na nandito sa area, no? And sometimes parrots, no? Sinasabing fastest bird in the world ang peregrine falcons. Mabilis nitong nadadagit ang kanyang pagkain. They hunt in mid-air. So yung mga lumilipad na ibon, yun yung hahabulin nila. At yun yung dadagitin nila para kainin nila mismo or ipakain sa mga inakay nila kagaya nitong nakikita natin ngayon. At ang isa pang peregrine falcon na ito, paunti-unti ang paglipad. Kung yung mga naunang araw na magkakasama sila din sa isang nest, right now they're starting to discover their surroundings and they're starting to develop themselves para sa paghahanda sa paglipad nila. We're seeing actually four young ones, no? And they're fledgings already. Yung iba, they're situated on different areas, iba-ibang level. May mas mataas, yung isa doon, yung nandun sa taas, oh. And then yung ibang level dito, ang sabi nung kasama natin, nung una niya nakita dito, nandito pa lang sila sa mababang level, but slowly they go up and up, and they started to spread their wings. So in a matter of probably days, maybe a little more than a week, they will start to fledge on their own. May pagkakataong tinuturuan ng magulang na inakay ang kanyang mga anak. Ito
namin. Paano mo unang nakuhanan or napansin na meron palang mga nest dito ng peregrine falcon? Noong April 29, naglalakad lang ako dyan sa Wawa Dam. Hmm. Hawak ko na yung camera ko, napatingala ako, may mga kalapati na lumilipad. Hmm. Nakita ko, may sumulod na peregrine. Hmm. Tapos, nung dumapo yung humahabol na falcon dito sa side na to, inabangan ko na lang siya. Hmm. Nag-standby na ako. Pero unti-unti nang nasisira at nauubos ang gubat na tahanan ng mga buhay ilan. Dumadaming tao, so kinonvert natin yung forest for agriculture, for settlement, for industries. Unfortunately nga, dahil sa hindi sustainable na paggamit natin, talagang nabawasan yung forest.